Alam naman natin ang sasabihin ng Pangulo natin eh. Baka, joke only. Hindi na po panahon para magpirumitan tayo. Andiyan na po ang gobyernong China. Ay kung kayo naman po, wala sinabi ng Pangulo, hindi siya matatanggal sa pwesto kasi siniguro ni Ginoong Xi Jinping ang Pangulo ng China na hindi siya matatanggal pagkat siya ay proprotektahan. Eh di sana pala pumunta rin ako kay Ginoong Xi Jinping. Kaya yun naman pala, accountability niya sa China. Eh di ganun din po pala, akala ko accountability ko sa Pilipino. Kung akala ko ang konstitusyon ay konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, hindi Republika ng China. Beijing pala ako pumunta. At kinakusap po ang mga political lieutenants ni Mr. Xi Jinping. Ganun na lang po ba ang ating konstitusyon? Ganun na lang po ba ang panahilipihan sa bayan? Pinagbibiruan, pinagtatawanan, ginagawang doble kara at doble salita. Ang salita ng pinuno ng ating bansa, ganun na lang po ba tayo? Hindi po biro-biro ang ginagawa nila. Linagyan po nila ng tarak ang puso ng bawat Pilipino. Sinabi nila, ang paniniwala at paninindigan ng Pilipino na naniniwalang dapat may rule of law ay baliwala lang. Iisa lang ang rule, the rule of power. Wala po na kompromiso na tayo. Kulang na kulang ang moral conviction na naghahawi sa ating high places of government. Kulang po ang naninindigan. Kaya ito po ang hamak po sa mga politiko. Narinig nyo na po ang sigaw ng taong bayan. Hustisya ang hinihingi nila. Palagay nyo po, ang politiko ng bayan, ng politiko ng pagiging ganit at pagpapakita ng pagiging usapos sa salita, yun po ang mananaig sa mga eleksyon ngayon. Mag-isip po kayo. Isip na ang taong bayan. I think you can fool the people all the time. Yeah. The people are rising. The people are rising and their voices are increasing in crescendo and in indignation. Where are you going to bring our country? Are you going to bring us to a complete morass of moral decay? Where you laugh at immorality and are pushing our young people to accept immorality. Ganun na lang po ba? Sabi mo, kapatid ni Neri, nagbabanta ang diktatorya. Bigyan kita ng alternative theory. Hindi kaya nandito na. Hindi kaya nandito na. Kailangan ba nating maghintay ng proclamation number 1, 2, 3 para maliwanagan na baka nga naman andito na ang diktadurya? Bakit po? Doon pong nadeklara ang martial law 12 years old ako. Nangakatot ang mga kabayanan natin. Nakakita po sila ng mga military trucks at si Ariel Ureta po nga, maalala niyo. Okay, kailangan daw bisikleta. Sa ikaw-uulat ng bayan, bisikleta ang kailangan. Naging urban legend at pasa-pasa yon na magbiro ka lang noon tungkol sa new society ay madadampot na. Ang ibig sabihin po, may takot sa puso ng mga tao. Tanong, may takot po ba tayo sa puso? Ah, wala po. Pero ganito ang sinasabi ko na. Yung mga nasa motorsiklo ng mga tao, nakikigil na lamang sa buhay ng mahihirap, ng mga konsehan, ng mga prosekutor, ng mga human rights lawyer, ng mga abogado na may connection daw sa mga drug lords or drug suspects. Yung mga abogado, walang connection sa drug cases, kundi talagang human rights lamang ang pinaglalaban. Nasabi ko na yun, human rights lawyer.
yung mga congressman, yung mga governor, yung mga negosyante, kahit sinong kabataan ngayon, yung nadedepress na bata na naghahanap lamang ng kahulugan sa buhay, hindi po ba, anytime, men riding motorcycles with their helmets covering their faces, they are enough to strike fear in our hearts, and they have struck fear in our hearts for nearly 2 years. Yung pagbubusabos, including kay Attorney Dan Fajardo, yung murahin ka sa national television, hindi po ba nanginginig tayo nun? Parang inasalt ang ating pagkatao. Yung sabihin, barilin sa masayang bahagi ng katawan, ang babaeng makita ng militar, hindi po ba parang takot rin yun na ginagamit ng psychological warfare? May takot sa kalye, baka makikilang buhay dahil sa baril. May takot sa pagkatao mo kasi ayaw mo namang wasakin ang reputasyon mo at murahin ka sa national television at matapos mo na ibugbugin ka pa ng drones. Hindi po ba takot rin yun? Hindi po ba kapag kayo ay sinundan ng drones at sinasabing ma-rape, sana kayo, yung anak mo babatayan namin, alam namin kung saan sila nag-aaral. Hindi po ba yan rin yung takot na ramdaman natin noong mga dekada 70. Yung takot ng mga negosyante na kahit kailan eh pwede tanggalin yung permiso sa kanila mga negosyo. Hindi po ganun, hindi po ba ganun din ang naging takeover news noon? Ilan na po ang mga negosyong nag-shutdown dahil lang nagsimula sa pagmumura. Maya-maya, wala na yung negosyo. Ubus na ang livelihood. Yung load ka ng tax audit, mantakin niyo po, ako, nawala naman akong negosyo. Ay, tina-tax audit ngayon sa aking 2004 filing. 14 years after the prescriptive period for assessing me has prescribed. Hinihingi po sa akin nasa ng book of accounts ko daw. Eh, household po ako. Yung mga resibo namin, pagkain namin, hamburger, tinatapon namin. At sabi ng PIR, please surrender to us your books of account. Eh, wala naman po akong pera para mag-maintain ng accountant na magtatala kung ilang kilong bigas na naubos namin sa bahay. Persecution po yan. Kailan po nangyari yan? Kasi inutusan ng House Justice Committee, si Commissioner Gubalia, matapos nang sabihin niya, okay, tax filing si Chief Justice. Ano sabi ng House Injustice Committee? Ano sabi niya? Hindi pwede maghanap kayo kahit anong epekto on national television instructing the PIR to commit an illegal act, an act of persecution. Saan kayo nakakita ng ganyan? Ng mga opisyalis na nagsasabing violate the law, abuse her, persecute her, because we do not want her here. Mantakin po yun. Ilan po ang mga outfit na yung mga legislative franchises na rinilig na lang natin ay binawagayway sa hangin, hindi ibibigay. Ngayon lamang po nangyari yan. Ikaw, periodista, ayaw namin ka. Alis ka. Mawalan ka ng coverage. Hindi po ba? Pareho lang yung takot na nararamdaman natin ngayon. Na nararamdaman natin ng mga dekada ng 70s. Noon pong nabalitaan na mag-take over ang gobyerno sa isang buong isla, 50 billion pesos worth of properties, yung ibang negosyo, 100% compliance, walang kasalanan mga tao, 36,000 na wala ng trabaho. Saan sila ngayon tatakbo? Ang sabi sa akin ng isang quiz, Chief, ikaw kasi, wala ka na. Takot na takot kami. Takot kami. Mula sa mga quiz, takot kami. Sino ang bibigyan namin tulong na may-ari ng isang negosyo o nawalan ng trabaho sa Boracay? Takot kami! Ay, mga pwes, na dapat sila ang kapitapitagang matatapang ng mga tao na kayang manindigan at kayang
sa pinuno mismo, sa pangulo mismo, hindi po pwede. At yun lang naman po ang ginawa ko ng Agosto 2016. Sinabi ko, Ginoong Pangulo, congratulations po sa pagkakapanalo nyo. Naway magkaroon po kayo na napaka-tinang na success. Ngunit maaari po bang ipaalala ko sa inyo na may konstitusyon tayo. At hindi niyo po ina-announce lang basta ang pangalan ng mga press. Pagkat pag ina-announce nyo, parang pinatay nyo na rin ang kanilang karera at linagay nyo na rin sa alanganin ang kanilang buhay. Maaari po ba? Magre-request lang po ako. Kung meron kayong informasyon, ibigay niyo na lang po sa amin, quietly at immediately. Imbisikan na. Hindi mo niya ginanayon. Nag-aalit siya. Ganyan na lang po ba na tayo ay mapaghaharian ng galit ng isang tao? Ayaw ka, tanggal ka. I-oppose mo o i-criticize mo, titirahin ka. Malinaw naman po lahat eh. Simula pa ng Agosto, resign. Hindi ako magre-resign. Bakit ako magre-resign? Ang duty ko, pagtanggol ng opisina ko. Kung mag-resign ako, di ang next judge na sasabihin nila, resign. Ganun na rin ang gagawin. Resign lang. O bakit ko gagawin? Ang paninindigan ko, gusto kong gawin ehemplo ang paninindigan ko para ang mga quest natin ay lahat matatapang. Hindi ako nag-resign. Pahihirapan daw ako, i-humiliate daw ako on national television, radio, hindi tititilan hanggang hindi ako makubos. Sabi ko, Quest, lalaban ako. Hayaan magkaroon ng paglilitis sa Senado at nakikita natin, maaaring mayroon silang punto, maaaring wala. Ngunit, bigyan ako ng minimum due process. Ano pong nangyari? Umano na sila. Takot. Takot na mapahiya sa taong bayan. Kasi totoo, contrite naman ito lahat. Resign, humiliation, a false hearing, atras sila, tax audit, paglilipit sa mga staff ko who are now facing charges before the DOJ. They did not have this life. I requested them to join me, sacrifice their career in the private sector so they could serve the public. And now they're undergoing their own prosecution. Kung ganun ito po, na ang punong-dulo nito ay presidente, malinaw po ang teorya ng lahat ay mukhang napapatunayan. Ayaw po niya ng dissent. Kung ayaw po niya ng dissent, ano po ang solusyon? Kasi sinasabi ng konstitusyon na malayang pagpahayag na opinyon ng tao ay pinapahalagahan at ginagarantiya ng Estado sa ating konstitusyon. Kung ayaw niya ng dissent, ano po ang sagot? Bigyan siya ng dissent. Kung ayaw po niya makarinig ng boses ng taong bayan, bigyan at iparinig ang boses ng taong bayan. Yan lang po ang solusyon eh. Para po dumating ang punto na buong respeto niya igalang ang ating konstitusyon. Kasi po ang mga taong sinasabi nilang mga strong men, yung mga sinasabi nilang mga bully, the only way to fight a bully is to resist. Kahapon, sinabi pa niya, ayaw niya ng babae. Kung anuman po ang problema niyang personal, isolve niya yon. Huwag niyang dadhin yung mga personal niyang problema sa kanyang opisina. Kasi may konstitusyon na nagsasabi kailangan niyang irespeto ang pantay na karapatan, komunidad at estado sa buhay ng babae at lalaki. Kung hindi po siya handa sa kritisismo, ulit-ulitin natin sabihin sa kanya, ito po ang essence ng democracy. Kaya, hanapin sa kanya ang standard na mukhang gusto niya ipataw sa akin, sa mga kritiko niya. Kami po, yung mga ibang mga kritiko niya, handa naman kami tumarap sa korte. Pero ang problema, hindi na ho sa amin, binibigay man namin ganun pagkatatawan. Pues, yung pagsasabi niya ng lahat ng papuri tungkol sa gobyerno ng China, papasok po ba yun sa mga grounds for impeachment?
Cuba, na masaya na tayo ang may isang senador na magsabing God help the Philippines. No! We, the people, help the Philippines! We demand a presidency that is accountable to the people. Sisilagin niyo ang opisina ng Chief Justice dahil sa mga kung ano-anong paratan na ayaw niyo namang ilabas sa Senado, ilabas ng taong bayan. Ang demand niya for accountability. Let there be justice. Kung anong ipapataw na standard sa akin, ipataw sa kanya. Sabi niya, ayaw niya ng korupsyon. Pwes, Ginoong Presidente, ano po ba ang korupsyon na ginawa ko? Ano po ba ang betrayal? Ano po? Ngunit siya sinabi, ang protektor daw po niya ay China. Hindi taong bayan, kundi China ang protektor ng Presidente. Kaya po ba natin dagdagin na ang protektor ng ating Pangulo ay isang banyaga gobyerno? Eh, aminin na po niya, ano po ba talaga ang plano niya para sa bayan? Gawin na po talaga ba tayo ang probinsya ng China? Sabihin na po niya, makipagtapatan na siya. Ano po ba ang economic plan talaga bukod sa pagpapagawa ng mga kalye at gudahin? Tourism po ba magiging number one breadwinner ng ating ekonomiya? Tourism, gambling, together with its allied industries. Ano po yung mga nababalitaan sa lahat ng larangan na napakadami na daw po in chief na namamayagpa sa ating ekonomiya? Ay, sorry po. Mainland Chinese. Kasi po, ang ating mga kababayan ay marami po in chief ang lagi. Apologies po. So, kung ba yun po, Ginoong Presidente, dinala niyo na po ang laban. Ginulo niyo na po kami sa Supreme Court. Ginulo niyo na po ang taong bayan. Pwes, magtuos na po ang taong bayan sa inyo. Hindi na po tama ang nangyayari. Tinuruan niyo ang taong bayan na magmura? Paulit-ulit na magmura? Tama po ba yung ginawa niyong paghanak sa amin sa ganong landas? Kami po, pilit namin sinusunod ang batas at ang pagkakaintenda namin sa Kristiyanong etiko. Nasa na po tayo ngayon? Tinuro niyo po sa amin magkaroon ng pagod sa inyong kaaway. At hindi lang po ordinaryong pagod, kundi pagod na may kasamang maligno. Ano na po ang nangyari sa ating moralidad ngayon? Nakakabahala, kahit ako po ay may kwisinang malamig sa Padre Paura, yung init na kasamaan na nakikita ko, umuubos din sa aking energy at sinasabing ganito na lang ba ang kinahinatnan natin bilang isang bayan. Lalo na sa mga nag-aaral ng mga kapagbasya. Paano po yun tayo makakatulog sa gabi? Hindi nyo na alam ang mali at tama. Lahat ng napag-aralan nyo, hindi na pwede. Kayong mga journalist, nag-aaral kayo ng konstitusyon at ng batas. Ano na ngayon? Paano nyo na ngayon ma-analyze? Kasi ngayon ang nakahari ang politika eh. Siguro ayaw na ng taong bayan. Kung sino mga nang gustong manindihan pa, makinig na po kayo sa taong bayan. Iba na po ang sinasabi nila ngayon. Hindi ko sila nagbibiro at ayaw na po nila ng jokes. Nakakasawa na po. Hindi na natin alam kung saan tayo dadalhin dito. Ang taas ng presyo ng mga bilihin, ang baba na ng peso, ang ano na ang ating pinagpas. Kaya't kung gayon po, malinaw po ang ating dantasin na kailangan sa hangin ngayon. Dinagay na po niya ang Chief Justice sa buhay na alanganin. Ngunit sigurado po ang kumpiyansa ko sa pagiging wasto ng aking paninindigan. Ano man po malakit ang ginagawa at ano man ang pagkikipit at peligro ang ginagawa ng mga makapangyarihan sa akin upang ipitin ako at sikilin ang aking kalayaan magsalita ng malaya mula sa aking puso. Palagay ko ay hindi papayag ang Pilipino na gayon ang mangyari. Gaya ng hindi rin pagpayag ng bawat abogado
na nasa kwarto na ito at ang lahat ng abogado na rin representa ng Integrated Bar of the Philippines na magulo ang basic rules na napag-aralan nila simula nung sila ay first year law school pa lang. Marami na pong naipaliwanag ang iba't ibang komentarista at experts tungkol sa pangyayari. Hindi ko na po dadagdagan pa ang linaw po ng sinabi ni Chairman Monson at ganun din po ni Attorney Mary Molinares. Kaya ang aking pong boses ay gagamitin ko upang palawakin ang usapan ng hustisya at pagtutubos. Hindi na po tayo magsasalita sa mga bagay na ang gagaling na pong sinasabi na pinapaliwanan. Mas magaling pa nga po sinasabi magpaliwanan. Ang gusto ko lang sabihin kung anong nangyayari dito ngayon ay nanganganib ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga mahihirap. Bagat paano pa pumunta ang mahihirap sa korte kung ang mga korte ay pinatakot? Ang mga korte ang sinasabihan ng mga pangyarihan na sumunod ka, kundi ikaw ay makukoma ito. Ang apekto po nito ay ang sigmura ng masang Pilipino. Hirap na hirap sa presyo ng bigas, takot na takot sa magbawat pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang kuwanan kong ito ang magiging mitsa ng higit na miserable buhay sa matakakarami nating mga kababayan. Hindi ko na ho i-elaborate kung gagaling ko kayo na mag-analyze ang nangyayari ngayon sa ating ekonomiya. Ngunit, paliwanag po sa araw, ang ating buhay ay hindi na gaya ng dati nating inaakala. Kung naghahanap po tayo ng formal na declaration ng martial law, Ginoong Colmenares, kailangan pa ba na makakita ka ng deklarasyon? Ang kailangan lang ay tingnan natin ano ang operational reality sa ground. Mga kabataan nagmumura ang nagbibigay ng FU sign. Ang babagoy na salita ng mga politiko. Walang katuturang plano na bigla na lang naisip na later on mabubuking. Ay, yun naman pala. Pera-pera lang. Pera-pera lang pala. Yun rin naman lang pala. At dahil doon, wawas sa akin ang konstitusyon. Ang pananalig natin sa mga tao dapat ay tumitindi, ngunit ayaw tumindi. Ang pagtiwala natin sa kabutihan ng bawat Pilipino. Pwes, tama na. Lalaban po tayo. Salamat po. Sabi ng brutal dito sa ating presidente po at yung katotohanan, it takes a woman to do that. Before we open the floor for questions, we would just like to acknowledge the presence of our partners who have made this event successful. Yes, please. Thank you very much to a very participative audience. Pag sinabi may challenge, game! Thank you, and we would like to recognize by Gani, every woman, pwersa ng pamayanan para sa voluntarismo at reforma, Win for Freedom Movement, Coalition for Justice, the National Union of People's Lawyers, Metro United Livelihood Initiatives, or MULI. There are people from the Commission on Human Rights, Samahan sa Tuwid na Daan Laban sa Katiwalian, Alitaktak, Prayer Battalion, PNP Law Office, MPGS Law, Caveat Law, San Beda Law, MCLE Office, CD Asia, IDP Makati, the chapters, RSM, IDP, Mendoza Navarro Law Office, from UP College of Law, I suppose, LODI, mga artists, the Movement Against Tyranny, Ateneo Law School, MP Law Office, and Mabuhay Pilipinas. Thank you for coming. Maraming salamat po. Hindi po ba kukunan ba ang tanong sa ating mga speakers sa campus?
Thank you.